Morning mga kaisda, welcome back to my channel. So for today's video, samahan niyo ako at i-share ko sa inyo kung paano ako mag-breed ng aking guppy, kung paano yung aking guppy breeding setup at kung paano ako mag-harvest ng aking guppy. So tara, let's go. So, ayan. Yung aking guppy breeding setup ay simple lang, no? Nakalagay lang ito sa planggana at meron lang hornwort sa gilid, no? Medyo masilaw, maaga pa kasi. So, ayan siya. Ganyan lang. Yan lang talaga yung setup ko. Maintain lang ng quality ng tubig. Wala siyang aerator. Wala siyang submersible pump. Ganyan lang talaga. Naglagay lang ako ng hornwort. Kahit anong halaman naman siguro pwede na inipitan ko ng bato. Pagkatapos, nilagay ko na yung aking breeder. So, ayan. Kita nyo naman ang daming fry. So, kailangan ko na rin siyang i-harvest kasi may nakikita na akong mga lumalabas na male, no? So, kailangan na nating tanggalin yan para maiwasan natin yung inbreeding. So, ito yung breeder ko ng HP Red. Ayan sila. Ayan. So, dito sa kabila, ganun din yung setup, no? Lahat ng guppy ko, yun talaga yung setup ko. Meron lang halaman, so para pag nag-drop yung female, may taguan yung prey. Kasi pag nagugutuman yung breeder natin, may tendency talaga na kakainin nila yan. Lalo yung mga albino. Kasi red eye sila, malabo yung mata nila. So, ang tingin nila sa mga prey nila ay pagkain. Ito naman yung breeder ko ng Tiger Mosaic. So, ang ginagawa ko dito para hindi ma-inbreed yung aking, hindi ma-lose yung quality ng aking guppy. So, tuwing 3 months or 4 months, mga ganyan, pag nakita ko na may anak na siya na maganda yung form, maganda yung pattern, yun yung binabalik ko sa nanay. So, yung mga lumang, yung breeder ko na matanda na, tatanggalin ko na yun. Tapos yung female ko, yun lang iiwan ko. Ayan. Kaya, kita nyo naman yung female ko, malalaki na. Ayan, talagang malaki na ito. Kasi matagal na ito sa akin, no? Anak niya na yan yung partner nila ngayon, yung breeder na male. Ayan. Dito, ito naman yung aking gold black lace. Ganun din yung setup, no? Nilalagay ko pala sila sa tabi, yung pwedeng maarawan sa umaga. Kahit sa tanghali, hapon, hindi na. Basta sa umaga, maganda kahit papano naarawan sila or kahit na sa hapon lang sila maarawan. Nakadepende naman sa inyo. So, yan yung sa akin. Pag ganitong oras, naarawan sila. Pero pag tanghali na, dahil may babong, hindi na yan sila maiinita. No? Pero okay na yun. So, yan lang yung setup ko. So, ito yan. Ito yung aking gold black lace. Marami na ring fry. Pag may nakita na akong mga male sa prey, no, sa-separate na natin yan. Ilalagay na natin doon sa ating grow-out tank na puro male at puro female, nakahiwalay, nakaseparate. So, ayan. Ito naman yung aking HP White. Merong nag-iisa dyan na ribbon. Ayan. So, hindi ko pa alam kung paano para mahin itong ribbon, no. Matagal na ito sa akin pero hindi siya nabubuntis. Kahit na merong male na ribbon, hindi ko pa siya nagawang mapanak. No? Pero may nakita naman ako na method sa internet, so itatry ko yun. Pag nag-success, share ko rin yun sa inyo.
Ayan. Ito naman yung aking Firetail Guppy. Ayan. Ayan yung aking Firetail Guppy. So, kailangan na rin mag-harvest dito, no? Kailangan na rin mag-harvest talaga. Marami ng anak, malalaki na. Ayan. Ito yung female natin. Kaanak niya lang. Matanda na rin ito. Pero nanganak pa rin siya. So, yung male natin dito, dalawa na ito yung ginawa kong breeder kasi itong isa, yung uso niya, naging red na. So, kaya nagustuhan ko siya, kaya binabalik ko sa nanay. Hoping na magkaroon pa tayo ng maraming anak na ganyan, no? Kasama yung uso niya na red na. So, dati kasi nakapalabas ako dito sa strain na to, lumabas siya na wild full red. So, kaya lang ngayon, medyo hindi ko nakikita na nagkakaroon sila ng anak ng wild full red. Puro Firetail. Pero maganda ito. Malaki ang dorsal. So, ang ganda, malaki rin yung kanyang buntot. Sa malapad. So, ayan. So, punta naman natin yung aking grow out ng Guppy. Dito ko naman sila pinapalaki sa tab na, no? Pero eto, nakaseparate na yung male at yung female ay nandito sa kabila. Ayan. May kasama silang balloon molly. So, pero yung mga Guppy dyan, puro male lang yan. At saka puro ito, puro female. Ito, puro male. Marami kasing buyer, breeder na ang gusto ay virgin yung female, no? Kaya mas maganda rin talagang ganon para hindi nami-mix, hindi mag-mix breed, hindi siya ma-inbreed, no? At pag kinuha nila sa atin, nagbili sila sa atin, siguradong sila pa lang yung unang makakapanak. So, ayan. So, ayan, harvest naman tayo. So, sa pag-harvest naman pala ng aking Guppy, ang ina-harvest ko lang yung mga kita ng gender. Yung maliliit pa, hindi ko muna yan ina-harvest. Diyan lang muna sila. So, hindi na rin yan kinakain ng parents kasi sanay na rin yung parents na may mga fry na nandyan. So, hindi na nila yan kinakain. Pero yung mga etong kita na yung gender, no? Harvest na natin yan. Kasi pwede na natin silang i-separate. So, harvest muna ako. Harvest natin ngayong araw. Antayin ko lang yan siya na lumaki, medyo tumaba, bago magkakaling na tayo, bago ibebenta ko na yan siya. Para hindi tayo matambakan ng Guppy, no? So, napakabilis kasi dumami ng Guppy. I-acclimate ko lang ito kasi medyo natanghali na. May pumunta kasi bumili, no? Kaya na-stop yung video. So, acclimate ko lang yan siya. Pakawalan ko na yan siya dyan mamaya. Yung female, ganun din gagawin ko sa female. Hindi pa ako tapos mag-harvest. Ayan, napakarami na. So, ganun din gagawin ko. After nyan, linggo-linggo halos, ganyan ang ginagawa ko. Harvest lang, pakain linis. Okay na. So, ganun lang magparami ng Guppy. Hanggang dito na lang. Kung nagustuhan yung video, please like, share, and subscribe para mas marami pa tayong ma-upload na video. Goodbye and happy fish keeping. Bye-bye!